back to my channel ngayon. Panibagong ritual na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. So guys, itong ritual na ito ay tinatawag nating easy money spell. So napakaganda po nito na gawin natin para dalahin natin kahit saan tayo magpunta, para swertihin tayo. Pero bago ko umpisahan ang video ito, disclaimer muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o sa ganitong gawain, paki-skip na lang po ang video ito at humarap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan nyo ang video ito, huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, gusto niyo ba na swertihin kayo kahit saan kayo magpunta? Itong ritual na ito ay katulad lamang ng asin at dahon ng laurel na nandun sa ating mga main door. So napakaganda po na meron din tayong ganito sa ating mga bag para kahit saan tayo magpunta ay meron tayong pamproteksyon at pampaswerte sa mga bagay o kung saan man tayo pupunta. So ito yung mga kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Ito po ay makikita lang natin sa loob ng ating mga tahanan, sa kusina po. So kung meron kayong ganito, napakaganda po na gumawa na kayo ng ganitong ritual. So ito po yung kailangan natin. Kailangan lang natin dito ng asin. Kahit anong asin po, pwede nyong gamitin yan. Kahit na yung asin na nabibili lang sa palengke, pwede nyo pong gamitin yan. At kailangan din natin dito ng maliit na bote na ating paglalagyan para madala natin kahit saan tayo magpunta. So dapat po babasagin at clear yung ating gagamitin. At kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. So maliit lang po yung kailangan natin para magkasya lang siya dito sa ating boteng paglalagyan. At kailangan din natin dito ng maliit din na cinnamon stick. So ito guys ay cinnamon stick na pinutol ko lang kaya siya lumiit ng ganito. So ayan, maliit lang yung kailangan natin. So pwede rin po ang cinnamon bark. Kung meron kayong cinnamon bark, pwede nyo pong gamitin yan. Yung cinnamon powder, pwede nyo rin pong gamitin yan. Kung yan po ang meron kayo, pwedeng-pwede po ninyong gamitin yan. So, ayan guys. So, guys, kapag kumpleto na ang kailangan natin sa ritual na ito, humarap lang kayo sa silangan at dyan natin uumpisahan ang magandang ritual na ito para maganda rin ang resultang dala nito sa ating buhay. So, lagyan lang natin ito. So, guys, yung bote na gagamitin nyo ay i-cleansing nyo muna. So, dapat po pausukan nyo o kaya ay hugasan nyo ng tubig na may konting asin at suka. O kaya naman ay pausukan nyo ng dahon ng laurel o kaya insenso. Pag wala kayo nun, pwede po ang sage o kaya palo santo. Pausukan nyo lang siya palibot at sa loob. Pausukan nyo lang siya. So, lahat po ng bote ko ay naganon ko na kaya hindi ko na po pinakikita sa inyo kung paano siya gawin kasi meron na po akong mga ginawang ganon. Tinurong pagpausok nito, pag-cleansing nito sa aking ibang mga ritual. So, ganun lang po yung gawin ninyo kapag magki-cleansing kayo ng mga bote na gagamitin ninyo. So, ayan guys. So, ganito lang ang gagawin nyo. Lagyan nyo lang ito ng asin sa loob. So, ayan. So, gagamitan natin ito kasi para hindi matapon. So, masama guys, natatapunan ng asin. Kaya, ingat-ingat sa paglalagay. So, kung matapunan man kayo ng asin, linisin nyo siya agad. So, ayan guys. So, ganyan lang. So, ganyan lang po. At sa dahon ng laurel naman, ay magwi-wish kayo dito nang walang sana. Dapat po lahat ng wishes na sasabihin nyo sa dahon ng laurel ay direct to the point agad na walang sana, walang paligoy-ligoy, walang pasikot-sikot. Yun na agad ang hilingin nyo. So, bigyan katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito ay magkatotoo. Pagkalooban mo ako ng maraming-maraming pera, magandang bahay, magandang sasakyan, maunlad na negosyo, matanggap sa trabaho. Kung gagamitin nyo sa trabaho, i-wish nyo yun. Magandang kalusugan. So, lahat na po, lubos-lubosin nyo na ang paghiling sa dahon ng laurel na ito dahil ito po ay talagang subok na napakabilis magtupad ng mga wishes. So, napakarami na po nagpatotoo ng bisa ng dahon ng laurel.
So ayan. So kailangan guys, buo na dahon ng laurel ang ating gagamitin. Malaki o maliit man 'yan, parehas lang po ang dalang swerte niyan. So ilagay lang natin patayo, hindi po pwedeng baliktad na ganoon. Patayo dapat lagi. Ayan. So ayan guys, itusok nyo lang sa loob. Itutusok lang natin sa loob para maganda siyang tingnan. Tusok lang natin siya ng ayos. Ayan. At ang cinnamon stick ay ilagay din natin dyan sa loob. So ayan guys. So ayan guys, ang ating pampaswerte na talaga namang magbibigay ng agarang pera sa atin kapag lagi natin itong dala-dala. At ngayon ay tatakipan natin siya. At ito po ay ipapa-energize nyo sa sinag ng araw. So guys, ang pag-energize nito ay tuwing umaga, 6:30 hanggang 8:30 po ang magandang sikat ng araw. So pumili lang kayo ng 30 minutes dyan sa oras na yan para magpa-energize nito. Ayan. So, ang paggawa naman po nito ay sa unang Sabado ng buwang ito. So, gawin nyo po yan ngayong Sabado at napakaganda po ang dalang resulta nito. Kung hindi nyo ito magagawa ng Sabado, first Saturday, pwede nyo po itong gawin ng Tuesday o kaya Friday. Ganun din po, umaga, pa-energize din po sa sinag ng araw para magkaroon siya ng malakas na enerhiyang magtupad ng mga wishes mo, magbigay ng protection sa'yo, at maghatak ng pera para sa'yo. So, ayan guys. So, ganyan lang po kasimple ang ating ritual na ito at talaga namang magbibigay na ito ng kaswertihan sa atin. Basta paniwalaan nyo lang ang bawat ritual na ginagawa nyo, at samahan ito ng sipag at tiyaga dahil wala naman pampaswerte na kapag gumawa ka ngayon ay wala ka na rin gagawin sa buhay mo. Yung magtatamad-tamad ka na lang. Hindi ka rin po naman suswertihin nun kahit na punong-puno ka ng pampaswerte sa paligid mo. Kung ikaw ay tamad, hindi ka po aasenso at hindi ka makakaalis sa kinalalagyan mong kahirapan ngayon. So ayan guys. So guys, kapag natapos nyo na itong ipa-energize sa sinag ng araw, ito po'y ilagay nyo sa inyong bag at dalahin nyo kahit saan kayo magpunta para kayo ay may daladalang pampaswerte at panghatak ng pera, pangtaboy ng negative. So, napakaganda din pong pangontra natin sa mga palipadhangin, sa mga bulong-bulungan, o dun sa mga inggitera, inggitero, yung mga ganyan. Pangontra po natin ito para hindi tayo kapitan ng kanilang masasamang panalangin. So ayan guys. So, ang pagpapalit naman ito, kapag napansin nyo na namasama sana or natunaw na ang asin na yan, so huwag nyo pong hahayaan na matunaw ang asin. Kapag napansin nyo na nababasa na siya, yung parang basa-basa na siya, dun nyo siya palitan. So, kunin ang dahon ng laurel at cinnamon stick at itapon sa malayo ang asin. Hugasan ulit ang boteng ito ng tubig na may konting asin at suka. Tapos ay ibilad nyo sa sinag ng araw kasi magagamit nyo pa po ulit ang boteng ito. So, ang dahon ng laurel at itong ating cinnamon stick na to ay sunugin nyo. So, ganyan lang po kasimple ang ating ritual na ito. At ito'y magdudulot na ng swerte para sa atin at agarang solusyon sa perang kinakailangan natin. So, ayan guys. So, guys, lagi nyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual na ating ginagawa. So, lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, kailangan po samahan natin ito ng sipag at tiyaga para ito'y magdulot ng swerte at pagbabago sa ating buhay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video ito. Bye!